Ang kasaysayan ni Pinocchio. O ang libro. O di Englishin. The Story of Pinocchio. One day, a lonely woodcutter called Geppetto chose a fine log from his woodpile. I'll carve a puppet out of this log to keep me company, said Geppetto. In English ko na't lahat. Nagbubuntong hininga ka pa. O di Tagalogin natin. Yan pala eh. Ang kasaysayan ni Pinocchio. Isang araw, gumawa si Geppetto ng isang tau-tauhan. At ito'y kanyang binihisan at pinapasok sa eskwela. Ang pangalan ng kanyang tau-tauhan ay Pinocchio. Ginawa puro tao yan eh. Maring hindi. Maring oo. Dahil ito'y isang fairy tale, ika nga ay kwentong engkantada. Hindi naman po totoong engkantada eh. Yun ang akala mo. Totoo po ang engkantada. Ah, isang sasata. Ako, teka nga, sandali nga. Ako yun, pinaiikot mo kanina pa, nahalata ako eh. Ano ba talaga problema mo? Ang birthday ko po. Birthday na naman, di ba? Aysa naman, di ba napag-usapan na natin to? Eh, gusto ko po nakanta sa birthday ko. Hindi ko naintindihan. Sinabi ko na sa'yo noon. Aysa, anak, wala akong pera. Eh, di mo buli po kay Lola Ina. Ano, tata? Ako hihingi doon. Tuloy! Oh, ay siya. Kaya na kumain. Malilit ka na. Hindi pa po pumapayag ang daddy eh. Naku, maaari ba? Doon na kayo pumunta sa mesa. Doon na kayo magkumbisihang mag-ama na kung walang masayang na oras. Kaya na. Sige na. Hindi ka na. Doon na kayo sa mesa. Happy birthday to me. Ikaw ba? Paano mo makukumbisi ang daddy mo para maghanda? Eh, ayutot niya ang happy birthday mo eh. Sasabi na ang sarili ko sakaling hindi siya kumain. Happy birthday! Pinocchio, kailangan libangin natin ng gusto si Aysa para... Kung inaakala mo magagawa mo yan, hindi mangyayari. Sabi mo naman ako, ang dami abogado. Pero wala akong pere. Pera naman ba ang problema? Kinalulungkot ko, no? Pero, ibali mo, no? Yan. Hindi ko talaga paghahanda ang anak ko kung hindi ko kikitain yung pera. Hindi na ba ako maaaring magregalo sa anak ko? Maaari mo. Mga 5 piso. 10, pwede. Pero yung ganyang kalaki at ganyang halaga, I'm sorry, ho. Now, if you'll excuse me, some kind of pag-uusapan pa namin ng ama ang istorya ni Pinocs. Guys, bigyan niyo ako ng support dito. Bigyan niyo ako ng S-U-P-O-R-T-A. B-A-K-I-T? Para ma libang siya sa kanyang birthday. Daddy, bakit po ini-spelling ang mga usapan niyo? Dahil gusto kanilang malibang para makalimutan mo ang tungkol sa... Ay, naku, Enteng, ikwento mo na lang sa amin yung
ni Pinocchio. Magandang kwento yun. Hindi lang siya maganda. May aral ka pang makukuha doon sa kwentong yun. Aba? Sige. Pagtulungan niyo ang bata, tingnan lang natin kung ano mang... Binili ni Geppetto si Pinocchio ng mga libro. Pero ito lumang si Bad Boy na Pinocchio, eh, ibinenta yung mga libro para siya magkapera dahil gusto niya maglakwatsa. O, tignan mo nga naman, ano? Oh, ipagpatuloy mo ending yung kwento. Bakit? Excited na excited ako, ah. Oh? Tingnan. So, ngayon, nung naglalakad si Pinocchio, binibilang niya yung mga pinagbilan niya ng libro. Oh. Biglang may mga hold up eh. Ako. Hold up ito, Pinox. Uy. Natakot mo yun si Pinocchio. Oh. Ang ginawa ni Pinocchio, nagtatakbo siya hanggang sa makarating siya sa isang gubat. Ako. Tapos... sa syudad. Tapos doon sa gubat, doon siya nagtago. Tapos? Tapos ano nangyayari? Tapos, bigla siya nakakita ng Encantada! Lola, totoo po ba ang Encantada? Ha? Totoo po ba ang Encantada? Lola, ina! Yuhu! Tinatanong ka ni Aisha, ay tinatanong yung bata. Sige, ipagpatuloy mo na yung kwento mo. Nakita mo na? Nakita mo na? Pati si Lola, ina, talagang interesado dito sa kwento ko. Okay. Eh, ano kayo ko interesado ako? Ay, hindi naman yata ako magbe-birthday eh. Dad, gusto ko talaga maghanda sa birthday ko. Sige nga. Kung gusto mo maghanda, hindi mo na malalama kung ano yung sinabi ng Encantada kay Pinocchio. Okay lang po, Daddy. At hindi mo rin malalaman kung bakit humahaba ang ilong, pinahahaba ng Encantada yung ilong ni Pinocchio. Fairy Godmother? Ha? Fairy Godmother? Oo, Encantada, pinahaba ang ilong. Ba't po pinapahaba ang ilong ni Pinocchio? Malay ko. Eh, hindi naman ako nakikipagkwentuhan sa mga batang gusto maghanda sa birthday nila kahit walang pera yung daddy nila. Ako, ala, ang lupit mo. Ang lupit mo naman. Nabibitin yung bata, eh. Sige na nga. Si Pernim. Si Pinocchio. Si Pinocchio. Ang sinuwaling. Ngayon, nagalit yung Encantada. Yung Fairy Godmother. Kanya pinahaba niya yung ilong. Yun ang parusa ni Pinocchio. Kapag siya nagsisinungaling, humahaba ang kanyang ilong. Sabihin mo din pala eh, sinadistang pa yung bata. Esa. Sige, aminin ko na. Talagang nililibang lang kita sa mga kwento-kwento para makakalimutan mo yung birthday mo. Pero sabi ko naman sa'yo, eh, wala tayong magagawa dahil wala akong pera. Eh, kung meron lang ba eh, o di hindi na natin pagtatalunan ng paghahanda mo. Magkakapera ka na! Meron siyang ano eh, yung tinatawag na ESP. Ah, bakit? Magaling ba ESP? Medyo ho. Eh, ayos na. Pasyak tayo na. Huwag mo nang problemahin ang birthday mo. Sigurado may handa ka na. Okay na. On my face. Kiss me. Okay. Let's go. Let's go. I'll be with you. Ina naman, bakit po kayo nagpakita ng kapangyarihan sa kanila? Eh, hindi naman nananahalata. Kahit na. Buti na lang mabilis si Enteng. Napagtakpan kayo kaagad. Ah!
Bakit nakainip ang ulo mo? Hindi ka mara. Eh bakit nakasimangot ka na para bang hindi ka masayo sa mag-Lore? Eh tingnan mo nga ang sayo nila, ang ganda-ganda naman, oh. Eh paano naman ako matutuwa at sakit-sakit yung tupiks ako? Hanggang ngayon? Oo, laki-laki ng bukol, oh. Natatakot nga ako, baka kung ano na ito, eh. Eh bakit hindi mo ipadoktor yan, ano? Eh saan ako kukuha ng pera? Saan kaya na ano yung hawak mo? Eh sa akin ba ito? Ay bayad dito ni Mrs. Dere yung kayenteng. Pwede ba, Pipoy? Kung nakakapangutang ka sa mga kalokohan mo, siguro naman makakapangutang ka para sa pandoktor, ano? Oo nga, no? Susubukan ko. Eh, madali ko. Punta na nga ba ni Pipoy yung anak ko? Oo, bakit ho? Patay na. Eh, para sa birthday ni Asya yung pera ngayon eh. Lolo! Oh. Po, sasabihin ko na po sa mga kaklase ko na maganda na ako. Patay! Ayun ka na. Bukang ang perang niyan ay hindi mapupunta sa pang-birthday ng ako. Hank? Ang superagay mo? Hindi ka kagat ng hipis? Oh, eh bakit? Anita? Ano, ang hipis? Hindi, yung bukol. Pat, matagal na ba? Ang bukol? Hindi, ang hipis. Kung matagal lang yung hipis mo sa inyo. Oo, madalas na akong kinakagat nun eh, pero dapat noon pa ako nagkaganito. Sabi ko. Kailan pa nagsimula? Aripes? Hindi. Hindi, ang bukol. Unti naman eh. Masasak pa rin ang tao. Ito ba, pinagtatawanan mo pa ako. Eh, ikaw magulong kausap eh. Sige. Pasensya ka lang. Nakabaala kita. Kaya? Teka nga, sandali na. Imbis na dramahan mo ako, imbis mo, mabuti pa. Pumunta ka sa doktor, magpa-check up ka, magpa-x-ray ka. Pati dugo mo, para tignan mo na ako, ano? Wala akong pera eh. Ang kasabihan, daw. Pagkahaba-haba man daw ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang kasabihan, daw. Hindi mo pa akong diniretso kagad. Dahil pang nilikuan. Bakit po? Tatanong ko. Eh, para sa birthday yan ang apo ko? Eh, may sakit yung si Pipoy eh. Hindi gagawin ko! Eh, hindi mo pwede. Dahil malalaman niya kung sino kayo talaga. Sumusobra na yung asawa mo. Hindi nakabaitan ang tao dyan. Hindi bali, ina. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para magkaroon ng handaan dun sa birthday ni Aisa. Mabuti mo pabayag yung asawa mo. Bakit hindi? Pinapayagan ko nga siya magpahiram ng pera sa iba. Yan! Yan ang gusto ko sa anak ko. Lumalitawag. Eh, bakit tumatawa yung biyaya mo? Natutuwa ba siya na may sakit ako? Hindi yun. Natutuwa lang siya dahil nakatulong siya sa kanyang kapwa. Di ba, ina? Hmm? Ha? Sa akong. Yun nga. Eto, tal. Yan namang yung perang yan eh. Para pang-birthday lang ng apo ko eh. Pang-birthday ito ng apo niyo? Kaya ko nang intindihin niyo. Basta importante eh. Yun, makakaharap ko. Ikaw ang bahala sa asawa mo, ha? Apo, alam ko ang gagawin ko. Nanay ko talaga, hindi na naawa kay Pipoy. At ikaw, hindi naawa kay Aisa. Hmm.
May pera lang ako, pinahiram na kita eh. Ah, alam ko na. Maghahanap ako ng murang doktor. Meron ba nun? Oo, albularyo. Doktor ba yun? Eh, hindi na. Pero nakapaggagamot din. Saka magaling yun. Isang kahan sigarilyo lang eh. Ayos na. O sige, maghanap ka ng albularyo. Susuli ko siyang pera. Eh, itago mo muna dahil pag nalaman ni Endig na sa albularyo ka nagpunta, nakotiyak na magagalit sa'yo yun, ano? Eh, hindi ko lang mapupunta kay Aisa ito eh. Alam ko, pero kung sinakripisyo ni Endig kanina yung pera na yan, eh di mas lalong sinakripisyo niya ngayon yan kapag nalaman niyang naaawa ka lang kay Aisa, ano? Eh, ano ba gawin ko rito? Eh, itago mo na nga muna kang doktor mo, no? Sabagay na para gumagalit. Hindi ko na naawa kay Pipoy? Hindi ko sinabi yun, ah. Eh, bakit? Gusto mong baguhin ko yung pera? Hindi ko din sinabi yun. Eh, puro ka hindi, puro ka hindi. Eh, anong mangyayari yun? Simple lang, Enteg. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para magkaroon si Aisa ng cake, ice cream at iba pang mga handa sa birthday niya. Simple lang, Enteg. Simple lang. Ay, ano mo, papayon ako doon si gagawin niya, no? Ang isang taga-lupa ay hiwalang karapatang tumangke. Gumatsi na. Rumesh bakpa. Rumesh bakpa. Ano ba, patutulungan niyo ba ako? Henteng, huwag ka naman magalit. Kung gusto mo tulungan si Pipoy, gusto din namin mapagbigyan si Aisa. Eh, luho lang naman yung kay Aisa eh. Kaya maghanda siya o hindi, eh talagang lilipas din yung birthday niya. Eh, tatanda din siya. Bata. Ba't gano'n sila? Dumitin pa ako. May palagay ako na makukuha din natin ang gusto. Pero alam mo yung ginawa ni Pipoy. Baka nakawa niya sa kahit kapisa. Siya lang, hindi ba siya nawa? Pinutama niya na ilutama pagkatapos binigay niya doon sa albularyo ng pera. Saan ang albularyo sa nagpunta? Huwag ka na magpatay mali at nadinig ko yung sinabi ni Edan. Eh, Tom, naman huwag ka naman yung mag-arat kay Pipoy. Sa ulit din naman niya yung pera, hindi naman niya yung gagastusin. Talagang hindi ka gagastos. Dahil, hindi ako naniningil. Eh, hindi ko kayo nagpapabaya. Di pa pa naku ka na nabubuhay niya? Abay, nasa sa'yo yun. Kung gusto mong magdonasyon. Eh, kapano ako mo ng pera? Eh, hindi problema yun. Buko lang naman yung ipagagamot mo eh. Ang bayad pala ninyo. Ah, sino pala? Ano ang pangalan nyo? Pinoy. Pinoy? Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Inamin mo ito. Ano ito? Bak, ayun mo. Wala ka nang ibabayad eh. Libre pa ang Panginoon. Ah. Cool.
Tulog. Tulog na. Tulog na ang baby. Ang baby. Tulog ng baby. Oh, lukong to. Sabi niya wala siyang pera. Bangyaw. Ato'y isang Pinoy. Huwag na nating asahan ang perang nakitipon. Ibig po ninyong sabihin, hindi mapapagaling ng albularyo si Pipoy? Albularyo? Si Pipoy? Hindi ko inaalam. Wala akong pakialam sa kanila. E di ba yung sila kayo pinapitinggan ninyo? Hindi. E sino po? Ang asawa mong magaling at ang mga kausap niya dyan sa labas. Wala silang ginawa kundi alalahanin si Pipoy. Ina, pag tinulungan natin si Pipoy, hindi iisipin ni Enteng na madamot tayo. Ayoko. Eh, sabihin na lang natin po kung nasan si Pipoy. O sige. Eh, ito ang tandaan mo, ha? Oras na nakalabanin niya ako tungkol sa birthday ng apo ko, ha, magkakabang ka kami. Alam niyo ba kung saan nakatira? Oo! Hihilik-hilik ka pa. Pero nahirapan akong ipwesto ka. Sino ka? Ako si Enteng, kaibigan ni Pipoy. At paano ka nakapasok dito? Sa pinto. Sa pinto? Door. Yes. Pipoy. Hi. Hindi pa tapos ang paggagamot ko sa kanya. Hindi, bali na, bali na. Pipoy, gising. Kaya gisingin ito. Kinukulam ka? Matagal na. Pabayaan mong bendisyon ng kita para malis yung kulam, ha? Ayoko. Tignan mo, natuyo tuloy. Huwag na. Okay na. Uy, Pipoy! Pipoy, gising na! Pipoy! Hindi! Kaya, ko na ako. Uy, saan na natin pag-usapan? Tara na. Bakit ba kayo nagmamadali? Dadali ko sa ospital tong kaibigan ko. Wala kang tiwala sa akin? Hindi naman ako sa ganun. Ganyan lang eh. Wala na yung bukol niya. Tiwala na. Ang galing pa ninyo, mantay mo. Salamat o. Ang galing ninyo. Wala ka naman. Hindi pa ako nagbabayad eh. Inibali na. Libre na lang. Hindi pala eh. Ang pinag. Salamat po ulit. Hindi ko alam, batang balang ko, pagkagising ko, abay wala itong buko ko. O, tignan ninyo. Ang galing. Ang galing. Hindi ka nagbaya? Libre. Ay, ako. Ay, salamat. Matutuloy ang aking apo pag sundo ko sa kanya. Matutuloy na din ang pa-birthday niya. Sige, magala ko siya dyan. Dyan nga, pala pakisabi mo lang din. Tignan, sinundo ko na si Aisha. Sure, baby. Imagine, Pipoy, wala ka ng bukol, matutuloy pa yung birthday party ni... Ba't ka ba nagkakaganyan? Mali.
Kaya bigay ko bang pera sa'yo kanina? Hindi ko kaya bigay sa akin ang pera. Sabi, nangungula. Nakipipoy, kukunin ko. Huwag na. Eh, hindi na namin kailangan yun. Namin? Ibig sabihin ay magkahampi kayo? Kami na ang bahala sa birthday ni Isa. Bakit ba? Eh, kasi na naman yung 600 na nakipipoy ko na. Tuloy! Tuloy! Tuloy ka? Eh, tatawagin pa lang, pumasok ka na agad. Kumato ka naman, oh! Sorente. May bukol ka na naman. Minuwaya pa naman. Pero magkakaroon to kung bubukulan mo. Ano ba? Huwag niyo na akong paikot-ikutan pa. Pwede ba tumbukin niyo ng hanggang fire at may pinag-uusapan kami dito? Ha? Tim, kinuha mo na ba yung 600 pesos ko? Wala pa ako kinukuha sa'yo. Wala sa'yo pa, ha? Tim, sige na naman. Aminin mo na naman kung kinuha mo. Ha? Sige na. Huwag mo sabihin nawawala. Pwede niyo ako sabihin eh. Pwede. Nawawala nga. Ano? Oo. Na! E paano na yung birthday ni Aisa? Tara. Baka naiwan mo doon sa albularyo yung lutahan natin. Pangalan lang? Penoy. Penoy? Anong Penoy? Penoy balat? Ako lang. Isang Penoy. Sa puso't diwa. Pwede ba nung tayo dito? Takantakantan tayo ng gilayang na. Basta ito, babawihin ko yung pera kahit na papano. Basta hindi nyo maaaring gamitin ang inyong mga kapangyarihan. Hmm? Bakit hindi? Sinabi ko na ito kanina eh, pero uulitin ko ha. Hindi ako maghahanda para sa birthday ni Aisa kung ang perang gagamitin ay hindi ko pinaghirapan. Okay? Yun naman kasi ang hirap sa'yo, Enteng. Akala mo ikaw lang nagmamahal kay Aisa. At kung inaakala mo susuyuin kita, eh nagkakamali ka. Ang taas mo magsalita, Tagalupa. Ako pa ngayon, ha? Ako pa! Wow! Eh, ano bang pinaglalaban mo? Prinsipyo! Bakit? Ikaw lang ba ang meron nun? Abay, sa tulo ng, sa takbo ng ating pag-uusap, eh, huwag nyo na may kagagalit, eh, parang ganun. Mayaman ka, ha? Nakita nyo na. Dahil, sa ako'y isang taong maprinsipyo, may hindi tumalaba ang inyong kapangyarihan. Oh, isa pa ako. May hindi naman pinababalik. Bumalik na. Ano, bilib na kayo sa akin. Nakita mo na kayo ang asawa mo? Sino naman eh, bakit yun naman pinahaba ang inong ni Enteng? Kita mo na oh. Kung siya mismo hindi niya nahalata sa kayambangan niya, hindi niya nakalata. Luka, baka lang dyan dito. Ba't tingin ko natingin? Ngayon ka lang nakakita ng gwapo, no? Bakit ganyan ang ilong mo? Eh, siyempre, Mr. Suhin, matango sa ilong. Bakit ganyan ang ilong ng kasama nyo? Ay, naku, Mang Penoy, huwag nyo na nga akong lituhin, ano, dahil mangyari na ang mangyari. Eeeeee! Ano nangyari kay Enteng? Naku ba, umuha akong duloy, yung pera na sabi nyo, kapag siya... Shhh! Enteng! Ay, kamukha ka nung binabid, ah! Bindabid. Oo, ayun mo naman. Panjito lang. Panjito? Panjito! Sabi ko na, kinulam ka! Oo, tama.
Hinuhulang na ako. At alam ko kung sino may kagagawan nito. Oy, 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 oy! Walang punta mo. Ikaw mo nagpala. Talaga ba wala akong kinuha ang pera sa akin? Ay, siya nakatira yung kaibigan niyo. Gusto ko siyang gamutin. Hey, huwag mo nang ibayin ang isapan, Ben. Is the only one na yung pera. Na sige. Sinasabi ko na nga ba't ikaw kung isasauli ko yung pera sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kumbinsihin nyo yung kaibigan nyong yun na magpagamot sa akin sa harap ng maraming tao. Teka nga, marunong ka na talaga manggamot? Nakaintindi. Bakit mangangato ka ng may pera ng may pera? Dahil, kakaunti lang ang nagpapagamot sa akin. Pero, oras na makumbinsin nyo yung kaibigan nyong magpagamot sa akin sa harap ng barangay, makikilala na si Penoy. Makikilala na ako na dami na ang magpapagamot sa akin. Penoy, ako'y isang Penoy sa puso. Ba't naman gano'n? Wala naman akong kalaban-laban sa inyo, no? Wala din kaming laban sa'yo, Enteng. Ano wala? Kaya na ako napalaki yung ilong mo. Ulti mo ako sa mo, hindi ko nga mapalaki. Kung magsalita ka naman, Enteng, parang ikaw lang may prinsipyo, kami wala. Uy, di may prinsipyo na kayo. Yun lang pala, eh. Huli na ang lahat. Hindi naman po. Yun, ina, may kasabihan. Bao! Bao. Ay, wala naman eh. Binibiro mo pa ako eh. Pwede ba, tutan, ikaw nga eh, huli man daw at magaling, naihahabol din. Naihahabol? Pwes ihahabol ko. Ibig sabihin eh, ibabalik din sa dati itong ilo ko? Hindi. Lalo kong ahahabain. Hindi naman. Ay, balik din sa dati ilong ko. Nagmumukha na ako elepante nito eh. Sa isang kondisyon. Gusto niyong mag-party si Aisa? Okay. Sa Manila Hotel, Peninsula, sa Luneta, punuin niyo ng bata. Payan na ako. Enteng, hindi na si Aisa ang pinag-uusapan natin dito. Anong hindi? Birthday naman ni Aisa ang pinagmulan itong gulunto eh. Enteng, mali ka. Anong mali? Ako pa ngayon ang mali. Ito nga, pwede nang magbaging si Tassel sa ilong ko. Ako pa ang mali. Mayabang ka, Enteng. Dapat aminin mo na. Ay! Andito na sila! Diyos mo, Diyos. Ito nga sila sa akin na people. Hachichi, Daddy? Ba't ganyan ang ilong mo? Kamukha ni... Ba't kamukha kami ni Pinocchio? Ganyan siya ang gawa na engkantada? Anong engkantada, engkantada? Ulam ho yun. Di engkantada din ang dumalir yan. Masamang engkantado ho. Bakit engkantado? Lalaki? Oo, lalaki! Si Tulon! Naman, siya ang nagpagaling yung bukol mo dyan, ano? No. O, ayan, o, ayan. Tingnan nyo. Ano sa resyeta? No. Professor, Galing daw ako kay Diktoran Unid sa kabilang kanto. Ano ba? Patingin mo ako. Uticaria? Oo. Ano to? Pwede ka palang tubuan yung kung ano-anong buko sa katawan. Lalo pat kung yung bang psychological. Psychological? Ano yun? Sa madaling tsalita, hindi ka din napagaling ng albularyo yun. Oo, bakos po. Pati nung si Enteng, kinulang pa niya. Oh, bakit ito bang gagawin yun? Kung sila nang ulam, sila nang makakagamot nun. Ngayon, kapag nagamot ngayon, hindi na siya maaabot kasi sisikat na siya, di ba? Wala. Palagay ko nga ako. Palagay ko na yabangan kay Enteng yung una sila makita ito si Pinoy eh. Aisa, mayabang ba ako? Hindi po, pero malaki lang ang ilong. Huwag mo naman akong lukuhin, oh. Hindi nga po kita linaloko, eh. Anong hindi? Panayanggate mo nung birthday party mo. Eh, alam mo naman wala akong pera. Talaga po bang hindi ako maghanda? Ewan ko sana, eh.
Pero gusto ng lola ina mo, tsaka ng mami mo eh. Edi, hindi na ba ako magkaandak ayaw na. Talaga? Opo, yun po ang gusto niya eh. Edi, wala ko po ako magagawa. Sasabihin mo yun kay lola ina at tsaka sa mami mo? Opo. Sure, ma'am. Dali. Aba, kasi ito pa. Isang malaking cake na may tau-tauhan. Pagkatapos, Cloroteam, eh nililista mo ba lahat ang sinasabi ko? Hmm? Ina, ibalik natin si Enting sa dati, oh. Inamin na ba niya ang kanyang kayabangan? Hindi pa, pero nahihirapan na po siya, eh. Pangatawan niya ang kanyang kalagayan na yan. Inaiba na ang tono niya. Mapagpak, kumbaba na siya. S is for Suba, U is for Unique, B is for Perfection, and you know that B is your face. A is for Erotic, and someone says to rap, it's not my face and that is that why she's for a rap. Super time. Super time. Super time. Enteng, bakit bang saya ninyo? Dapat lang. Dahil kumbaga sa husgado, eh absuelto si Enteng. Ay sa fire, huh? Sabihin mo. Ayoko na po maghanda. Good. Bakit? Eh, yun po ang gusto ng daddy eh. So, sa madaling salita, ladies and gentlemen, lapis and fountain pen, abay, kung kayabangan yung ginagawa ko kanina, eh hindi mahihimasmas yan itong anak ko para kumampi pa sa akin. Di ba, Isa? Supersonic! 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 Kaya, super ilong. Tuketone. Tuketone. Yoko, aminin mo na na maghahanda ako. Sige. Lalo nga habang ilong. Hindi, si Aisa. Stella. She was the star of the universe. Vera, bago ako pumasok sa loob, lalo nga haba itong ilong ko. Ewan ko. Buwala. Nasabi mo na ba ang pinisasabi ni Penoy? Hindi ako makatsimpo. Binit ang ulo eh. Ay, ano? Ako lang magsasabi. Dad, ano ba ka sabihin mo? Na, hindi ko alam lahat ang mga sabihin eh. Pero mas alam niya sinasabi ni Penoy eh. Dad, kasi ganito. Ang mabuti pa tayo na lang magsabi. Baka naman umiinis sa atin ang ulo ni Enteng, ano? Ano? San kaya na kay Edad eh hindi? Huwag mo sasabihin ni Inid nilang ulo na Enteng doon sa anak niya. Ay, dahil some kind na nag-umpisa lahat kay Aisha. Pinocchio? Ba't ka malungkot? Ano Pinocchio? Niloloko mo na naman ako, no? Ano? Niloloko? Daddy,
Aminin niyo na po. Na ano? Maghahanda ako. Ay, sabi, di ba? Tigil-tigil mo na yung birthday party mo. Sabi ko naman sa'yo, wala akong pera. Oo, meron po eh. Ano kaya mo sa akin, sinungaling? Hindi po. Pero, hindi po kayo nasasabi ng totoo. Ay, mo, hindi mo lang ako madiretso. Teka nga, bakit ba naiisip mo hindi ako na nagsisinungaling ako? Eh, kasi po, mahaba akong alam niyo eh. Saka pupunta. Nakatawa lang sa enteng, pwede natin sabihin na ano. Ay, sasabihin mo kay Pina, maayos na yung asawa niya. Hey! Hey! Ah! Eh, si Enteng, ayos na, tumatawa na siya eh. Oh, abi tumiiyak ka eh, maayos na yung asawa mo. Eh, ayos po yun, nahapap pa rin ang ilong niya. Huwag kang magkalala, babalik din ito natin. Iyaharap namin si Pinoy sa kanya. Sino naman yun? Yun ang kumulam sa kanya. Sige na. Tayo na nga pinagmalakihan. Ako pa ngayon ang masama. Hmm? Yun naman. Eh, nahihirapan ang gusto si Enteng. Nahihirapan? Ayun, nagtatawa sa labas. Hindi na ako magiging magpapaka-Mr. Prinsipyo. Ito bakit ang prinsipyo sa usapan natin? Magmula ngayon, hindi na ako magpapakatayo. Hindi na ako magpapakataas. Wala, hindi na ako magyaya pa. Magmula ngayon, ano na ako, simple. Simple living, clean, wholesome. Easy, okay? Ano na ina, naniniwala ka na? Kipipoy siya humingi ng tawad. Kipipoy din siya humingi ng tulong. Ilo! Mapapatawad ko lamang siya kung papayagan niya ako mamahala sa birthday ng apo ko. Ako, ina, alam mo naman yung papayag yung gano'n? Uy, ang hirap ang asawa mo, ha? Wala na siyang pera, ubod pa lang tayo. Ete, aray na, Faye. Alas na muna ako. Susunduin ko si Pinoy. Anong Pinoy? Sino yung Pinoy na yan? Wala eh. Albulagi yun. Yun ang kumuha ng pera ni Enteng. Ibabalik daw niya yung pera ng anak ko kung magagamot niya sa harap ng maraming tao. Paano na magagawa yun? Ewan ko. Ang importante yun, mabalik man lang yung pera. At nang mabili man lang ng ice cream at wait man lang ko si Aisha, buba? Thank you.
Sabong ti Akasya, ar-arkos ti Al-Alya, ikatanjang to, ti Agundi, tataasin na parswa. Ano ko na may Al-Alya niya? Kanina ka pa, sipat ng sipat eh. Ginapos mo na nga ako, Irma. Huwag kang mag-alala, Ilong. Ako ang makakatulong sa iyo. Tatawasin natin yung kumukulam sa'yo. Hindi na kailangan dahil alam ko na kung sino. Imposible! Wala kang nalalaman sa engkantada! Ala ka na. Sobra na itawa mo eh. Tumahimik ka na. Eh, paano man hindi ako matatawa? Oh. Eh, daktak ng daktak tong kulugon to. Hindi naman niya alam kung ano'y sinasabi niya. Hindi mo kang maingay. Talagang niya lang kumulam sa'yo. Isa pa naman to. Aysa! Nako, bongga, party mo bukas. Malamang hindi ko na kailangan umarki na ng clowns kung sakasakali. Daddy, umiinom po kayo ng tawad. Kanino? Sa kanya po. Bakit? Daddy, umiinom ng tawad sa engkantada. Bakit? Engkantada ba yan? Hindi ba siya ng anak ninyo? Teh, ano sasabihin dito sa anak mo? Sige na po, mag-sorry na po kayo. Oy, Balot! Hi! Sa si Monching. Hindi Balot ang pangalan ko. Ako si Penoy. Ako isang Penoy. Sige na. Tama na. Huwag ka na mong kumanta. Kanta pa eh. Oy, sorry daw. Sabi na anak ko. Huwag mong matututututut ang daliri mo sa anak ko. Tutusukin kita ilong ko. Hoy, naku, tama na nga yung mga katarayan nyo. Naku, ikaw, Mr. Pemi, ibalik mo na nga yung ilong ni Enteng sa dati, ha? Ah, sige! Mga kababayan, masdan nyo ang ilong ng taong ito. Sa pamamagitan ng pambihira kong nalalaman, ibabalik ko ang ganyang ilong sa dating anyo. Ngayon! Huwag lang po niyong kalilimutan ang aking pangalan, ano? Ako ay si... Sir! Ano ka ba? Albularyo o politiko? Hindi pa tapos yung kalko kung yung ko sa sarili ko. Ay isang Pinoy sa puso diwa. Tapos ka! Kinanta ko na yung kanta mo. Kaya talbawoy mo yung dapat pong talbawoy para maibalik ko naman yung 600 pesos ko kay Entek. Tama! Ha? Mga Diyos na nasa ilalim ng lupa. Mga Diyos na nasa ibabaw ng langit. Daddy, dagdagan niyo po ang pagsorry niyo sa kanya. Anak, hindi mo naintindihan eh. Hindi yan ang nagpalaki ng ilong ko. Sino po? Ah, basta. Iba ka ba ang kantada? Parang ganun. Eh, di magsorry po kayo. Hindi ba ba sapat itong paghihirap po ito? Ha? Aalisin na natin ang ilong mo. Al-alya, al-alya. Sa kulang lang na al-alya. Sab-sabong ti Akasya. Paano po ipapaliwanag ni Isa sa mga kaklase niya ang mga nangyari dito? Maniniwala ba sila na humaba ang ilong ni Enteng? E di pumunta sila dito para makita nila. Eh, paano yung mga matatanda ang pumunta dito? Mga doktor, mga investigador sa mga bagay na... Sandali. May narinig ako. Edad, mabuti pa. Dunan mo lang sa loob. Sige na, dalinin mo lang si Aida sa loob. Ah, siya. Kaya sa loob. Nani ka po! Hindi na, si Pipo yung balay. Oh, hindi. Huwigit ito mo. Lahat na ito. Huwag mamunta. Nakikita mo ba itong hawak ko? Hindi lang nakikita. Nararamdaman pa. Ilayo-layo mo na siya kay mga mapatiwa. Huwag kang mag-alala, Enteng. Hindi ka masasaktan nito. Ang masasaktan nito ay yung kumulam sa'yo. Hindi ako nakulam. Huwag ka na naman sumugot, Enteng. Alam ni Pelo yung ginagawa niya. Pwede ba, Pipoy, tumayinig ko na. Maya-maya ang hotel. Ikaw na ba-barbecuehin ko? Eh, talagyan mo na kulam pa. Isa ka pa naman. Ang hirap!
Kaya bang ako, may kasalanan ito. Kaya diretsuhan na akong umaamin na mali. Hindi na ako nagtawad. Hindi lang kami mga tigalupa ni prinsipyo. Kayo rin, kahit na paano. Ang kasabihan, bow, pakahaba-haba lang daw ng prosesyo. Humigil ka, ano? Oh, ay tapos na eh. Humingi na ng tawag si Ente. Kanino? Oo nga, ano? Malakas talaga ang kumulam sa'yo. Humingi ka na ng tawad sa kanya eh. Yung ilong mo eh, hindi pa rin lumiliit. Ano ka yung kulam? Anong kulam? yung ilong niya! Hindi na kulam yan. Nagpapalabas lamang yan dahil sa birthday ng anak niya. Hindi ba? Ganun na nga. Pipoy, kalanggan mo ako rito. Sandali. Oy, malilingin muna ko. Ano yung sandal ko? Yung sandal ko? Ay, ano yung sandal? Huwag kang tatanggi. Ba, huwag tatanggi kung hindi eh. Pahabain ko rin yung ilong mo. Bakit? Pag-uulan ka ba? Bubukbukin kita at tinitiya kong hahabayan sa maga. Ano? Ano na? Kaya mo. Pag-asa ba? Papayag ba kayo na saya kayo ng panahon para naman sa isang peking albulado ito? Hindi! Huwag ka sa aking magpasalamat kung hindi dyan sa abogado mo. Tommy, thank you, ah. Pero bakit mukhang problemado ka pa? Gusto kong makuha yung 600, eh. Mamalengke pa ako bukas na umaga. Huwag kang mag-alala. Si Ina ang bahala sa handaan, di ba? Ayan ka? Oh, siyempre. Mahirap na. Baka humaba na naman tuntuka ako. Kaya wala na tayong... Pinoy na mapagbubuntulan. Bakit hindi na mata? Kwento na ako. Pagod na ako. Ang kasabihan! Wow! Pagka prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Ito yan. Pwede na namang huli man daw at magaling ay naihahabol ding. Totoo yan. Ano naman ang ihahabol ninyo? Ito. Wow, ang ganda ni Pinocchio. Hindi maganda. Alam mo ba kung ano ang tamang kasabihan? Matalino daw naman ang matching ay napaglalalangan din. Magkakampi pa kami ng lagay na yan. Alastika, mukhang boom barangay na yata narin ito, ah. Paano naman kasi, anak mo, kinumdida kami lahat dito. Anak nino?